True faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she knew she is faithful who had promised. Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore innumerable. Lahat po tayo, ready, go. This all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confess that they were strangers and pilgrims of the earth. Okay, basahin natin yung bandang huli. Ang ganda to eh. Verse 38, ready? Kayo po. Of whom the world was not worthy, they wandered in deserts, and in mountains, and in dens, and the midst of the earth. And this all, having obtained a good report through faith, received not the promise. Sabay-sabay. God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Friends, pray, Lord. Salamat sa chapter to Lord. We pray and in-expect namin, Panginoon, magpapala dahil ito po'y chapter na sikat nga po, Lord, dahil sa maganda content, Panginoon, mga tao, ang alingkod nyo, Lord, na nagtapat sa inyo, mga nanampalataya, Panginoon. So, I pray na makakuha kami ng marami pong insight dito, Lord, kung bakit nila ginawa to, Panginoon. Kung sila nagtiwala sa inyo, makikita po namin dito lahat. At maintindihan po namin at sumunod kami sa kanilang mananampalataya din, Panginoon, sa inyo. Okay, malulati. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay, maka po na po. The afternoon po ulit sa lahat. Nag-umpisa po tayo dito last time. Yan, nasagiya lang natin kasi wala nang time. Tsaka nag-ano tayo sa chapter 10 eh. So, sino dito may pananampalataya? Ano ba yung pananampalataya? Hindi, sino lang dito yung mahilig sa heroes? Parang ganyan din yung tanong ko last time eh, no? Diba? Tapos may mga preaching na tayo dating ganun. Kasi nga, gusto natin mga heroes. Sinong hero ni ano? Ni Allen? Ano si Rain pala, kuya mo? Kala ko si ano eh. Sino ba yan? Minions. Diba? Yung mga palabas eh, lagi na lang ganun, ilang heroes na alam mo, lahat mayroon sila dito, kwento nila, ganyan. Dito sa comics na to, ito yung magaling. Sa kabila, ito naman. Sa iba, nagpapausa ng ano-ano. At karamihan naman doon, lahat nga, wala namang katotohanan, diba? So, ang heroes talaga, itong chapter nito is heroes of the faith ang tawag dito. Dahil nilista po dito, napakarami. From the Old Testament hanggang New Testament, iba, hindi naman nabanggit yung pangalan. Pero, nakakaano po ito, mayroon ng preaching na ganito eh, sa Hebrews 11. Kasi napaka ganda niya. Okay, so nag-umpisa po tayo last week sa definition ng faith. Ito po yung substance daw of things hoped for, the evidence of things not seen. Medyo kabaliktaran siya pag tinignan niya, pag binasa niya, inintindi niyo, malalaman mo anong definition ng faith, yung daw yung substance, yung laman, okay? Na mga bagay na dinidesire mo at naniniwala ka na darating. Ano sabihin nun? Wala pa nga dyan eh. Pero, andyan na, meron. Di ba? Pag inintindi mo ko natin, si kayo na lang, bakit kayo dito ngayon, di ba? Kaya yung mga anak natin, bakit natin pinapag-aral? Kasi isang araw, alam natin, sila ay magiging maayos din na mamayan ng Pilipinas. No? Or baka sa ibang bansa. Whatever. Pero alam gusto natin, sila ay maging mga maayos na tao. Amen? At syempre, tayong mga Kristiyano, mga maayos na likod ng Diyos. Diba? Kasi kailangan natin yan, trabaho, maayos, or business. Hindi, maglilingkod tayo sa Diyos, magkakasabay yan. Ang hirap maglingkod sa Diyos nang namamalimos ka, di ba? Yung lang sinasabi ni Pastor lagi. Though sinasabi, ang church dapat sama-sama pagdating sa pangailangan ng church minsan, para daw siya namamalimos. Ngayon daw sinumpa niya sa buhay niya, ganun din tayo. Kasi nga, hindi tama eh, di ba?
So para namamalimos daw ibang pastol. Para pagawa nito, pagawa niyan. So mali rin naman sila actually dun. So pero, hindi tayo dahil mamalimos. So, kaya dapat magtrabaho tayo maayos. Amen? At, yan. So yun, nag-umaasa tayo yung mga anak natin, si Allen. Ngayon ko lang nalaman, magaling pala itong mag, ano. Naku, may pag-asa to. Huwag lang mag-lolo ko. Kasi marami ng matalino, wala rin pakinabang. Pakinabang, sarili lang nila. Hindi nakinabang yung magulang nila, hindi mo lang naging proud yung magulang nila sa anak nila, kinakahiya, kasi nga, hindi maganda yung kinalabasan ng anak. Kasi hindi maayos eh. Okay? So, ganun yung naintindihan natin to kahit pag tinignan mo dyan, parang nagkakatawag na sa English yan, oxymoron eh. Parang mali ah. Pero hindi. So, pagdating sa faith, yung tamang faith ah, again, ang una kong pre-niche itong Hebrews 11 kasi nga, napansin ko, lalo yung mga pumapasok kay Pentecostal, ibang New Evangelical, tapos na mga friends niya sa Facebook, diba? May mga sineshare yan na parang walang sense. At puro parang, alam mo, yung faith sa kanila, iniiba nila yung definition. Amen? So kaya, binabalik natin yan. So sabi nila, kahit di mo alam, sumunod ka lang. Medyo may tama yun, pero may sablay. So, define natin yun doon. Actually, finish ko na rin dito yun. Pag faith, may alam ka. Okay, naintindihan mo. Ito yung sinabi ng Diyos. Malinaw sinabi ng Diyos. Ito yung gusto niya. Hindi mo alam lahat ng detalye na mangyayari, pero sumunod ka pa rin. Nakita niyo yung pagkakaiba? So, definitely may naintindihan. Kasi paano ka magkaka-faith? Sabi sa Romans 6, Romans, na natin, 10. Diba? 11, ang sabi dyan? Sabi dyan, how then shall they call on him on whom they have not believed, and how shall they believe in whom they have not heard, and how they shall heal without a preacher? So ano yung progression yan? Sabi dyan, dapat may preacher muna, maikinig nila, syempre maintindihan nila, saka nila paniniwalaan, saka sila tatawag sa Diyos, saka sila maliligtas. Naintindihan yan? So ganoon ang faith. May naintindihan ka muna, hindi yan basta galing sa wala. At ganyang ginagawa ng iba. Kaya napaka-panatiko nila sa kanilang religion. Diba? At ikaw minsan parang ano ka na rin, manghihina ka na rin. Eh, wala, iglesia, wala na yan. Eh, sarado katolik yan, huwag natin sharan. Ikaw mismo nawalan ka na rin ng faith kasi nga sila, yung faith nila nasa grupo. Hindi ganun dapat. Tsaka dapat maintindihan natin na yung iba, mali nga sila dun. By doing so, mali sila dun. So, tayo, paano tayo magkakaroon ng lakas ng loob para siya sa kanila? Salita ng Diyos. So, dapat maintindihan natin na niloko lang sila dun. Okay, and therefore, mas makapangyarihan na salita ng Diyos, alamin mo lang kung paano ipapahayag, and then, you have faith also to God na pwede silang iligtas. At talaga maliligtas yan again, except the reprobates. Ganun lang naman yun. Kaya yun po ah, medyo substance of things, so for evidence of things not seen. Ginagawa mo na, pinaghahandaan mo na, hindi mo pa nakikita. Kasi naniniwala kang darating yun. Yun ang faith. At dito tayo mag-umpisa ngayon, nabanggit niya yung elders. Pag sinabing good report, ano yung good report? Sinong maganda ang report dito? Report card. Diba? So ikaw kahit di kita kilala, titingnan ko lang report card mo. 91. 92, ay, siguro hindi nag-aaral to, ganun ba yun? Hindi, alam mo na agad, di ba? Titingnan, oh, kaling to. Di ba? Report card, nire-report yung ginawa mo for the whole year. So, ganun din naman tayo. Sino ba yung si James? Kilala niyo ba yung si James? Ah, pwede mo itong ano, hindi na nakasulat minsan sa mga tao, di ba? Sino ba yung taong yan? Ah, ganito yan, okay yan, di ba? So, maganda yung pagkakakilala sa'yo. So, kita sasabi dito, itong mga elders, mga pastor, at saka yung mga lingkod ng Diyos sa mga nakaraang panahon. Ngayon, kaya lagi natin binabanggit dito, si Abraham, si Moses, gayahin natin si... Bakit natin gagayahin yung hindi sila maayos, di ba? So, kaya yun po. Kaya, isa-isayin po natin to. Ano, ilang linggo to. Tandaan nyo, itong mga taong babanggitin natin ay pwede yung basahin yung buhay nila at pagpapala ang
makakamtan mo. Okay? Ayaw mo lumapit dito, Chelsea. Sige. So number verse 3 sa dyan, through faith we understand the worlds were framed by the word of God, so the things that are seen were not made of things which do appear. So medyo ano muna tayo dito. Introduction. So tayo nga, kasi yung mga ililista niya dito lahat sa Bible. Eh ba't ba tayo maniniwala sa Bible? Yun ang tanong muna. Kaya in-address niya dito, sinasabi niya, itong kinakausap niya, kaya kayo, maniniwala kayo sa Bible. Naniniwala kayo na yung itong sanlibutan na to, nagawa, salita lang ng Diyos. Naniniwala ba kayo? Nagsalita lang ang Diyos, nagawa na yung ilaw, yung sky. Yun ang sabi sa Bible, di ba? So, ganun ang faith. Ngayon, kung may kumakonta dyan, titingnan din natin, sabi ng mga 80s, hindi ako naniniwala may Diyos. Ano po sa palagay nyo, parang karoon ng ano, ganito. Big Bang. Di ba? Kumpara mo yung sinabi sa Bible, tsaka sinabi ng mga 80s. Andali, parang wala namang katotohanan niya. Parang Big Bang, saan ang galing yung nagbang? Basta, explain nila yan, di ba? Basta, napakaliit no, napakaliit na, napaka... Saan ang galing yun? Ganun lang kasimple, kahit bata, iisip mo yun eh. Wala na sila masabi. Di ba? So, ano mas magandang paliwanag? Merong isang Diyos na outside of His creation, na gumawa ng creation, o yung wala lang, sumabog lang at di mo nga mapaliwanag kung saan na ang galing yung sumabog. So kaya, kahit sa kanila, sa panahon nila, sa panahon natin, eh walang ibang explanation dyan kundi ang Diyos ang gumawa. At sabi dyan, sinabi lang ng Diyos, nagkaroon na. Ito, maganda yung second part din. Kaya natin alam natin si ang God is Spirit. Bakit? Kasi yung mga pagsasabi Spirit, di nakikita, di ba? O sinong gumawa ng mga bagay na nakikita? Sinong gumawa ng upuan? Nakikita yan, di ba? Eh kasi yung gumawa niyan, sinong gumawa sa kanya? Di ba? Pag tinignan mo saan ang galing lahat yan, again, sa creation, sinong gagawa nun? Wala tayong makita na gagawa ng mga bagay na nakikita kung hindi mga hindi nakikita. Yun lang ang paliwanag. Kaya itong sinabi, magandang proof text to. Kaya hindi tayo naniniwala sa pantheism. Kasi pantheism ay ang Diyos daw ay nasa lahat ng... Andito siya. Yan. May Diyos dyan. May Diyos din sa'yo. Mga ganun. Okay, so dito na ngayon. Dito tayo sa mga heroes of the faith. So unang binanggit si Abel. Sinong... Saan nyo makikita sa Bible na pinatay ni Abel si Cain? Genesis ano? Nalaw ko mo kayo, no? Si Cain ang pumatay kay Abel, okay? So, mga joke yan, eh. Nakikinig kayo. So, hindi si Abel ang pumatay, si Cain ang pumatay. Natama yun sa Genesis. So, anong ginawa ni Abel? Sabi dito, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. So, alam nyo na kwento, di ba? Nag-sacrifice si Cain, yung mga tanim niya. Si Abel, dahil siya ay herdsman, siya ay shepherd, nag-offer siya ng mga pinatay niya, yung kanyang mga alaga. May tanong pa nga dyan, di ba? Bakit unfair naman yun? Eh, yun ang trabaho ko eh. So, pwede mo na ipagpalit eh. Di ba? So, dapat ganun. Ipagpalit mo kung anong sinabi ng Diyos. Tulad tayo, nag-offering ba tayo dito? Pera yan, di ba? Eh, pastor, ang inaani ko, ano eh, mais. Yan na lang ilalagay ko sa mais, sa offering. Lagyan ko ng mais. Eh, kung marami yung mais, tataba si pastor doon. Di ba? Gagawa, papalitan mo ng pera. Yan. So, pero sa panahon kasi nila, ano to, may picture to ng kaligtasan. In-offer talaga, Old Testament ay mga hayop, pinapatay po yun. Okay? So kaya, natuwa ang Diyos kay Abel, kay Cain, hindi. So paano nangyari yun? Yun ang umpisa ng tanong natin. Kung alam niyo yung kwento ni Cain nga, kausap niyo na nga ang Diyos eh.
Diba, nakakita ba kayo ng tao minsan na kausap nyo na yung kung sino yung authority? Ayaw pa maniwala. Anak mo, sabi mo, anak, ganyan yan din, hindi naman yan. At nakipagtalo pa sa'yo, bata pa yun, ha? So, hindi kasi nagtitiwala. Okay, itong mga taong to, yung mga unsaved, kaya natin sinasabi sa kanilang gospel, para magtiwala din sila. Yung iba dyan, ready tumanggap, yung iba hindi. Sa case ni Cain at Abel, eh obviously, walang pananampalataya si Cain. Parang nangyayari is, yun nga, bakit ka magagalit sa Diyos, mag-o-offer ka nga sa Kanya? O syempre, anong gusto mong i-offer sa'yo? Yun nga, yung gusto mo. Tanungin mo ang Diyos, ano bang gusto mong offering? Di ba? Kasi di ka pwede magbigay lang ng kahit ano, kung ano lang andyan, kung ano lang yung sobra mo dyan. So, ginagawa, eh lalo, Diyos yan, di ba? So, I believe, yun yun. Though, hindi sinasabi kasi yun sa Genesis, pero sinasabi sa atin ngayon dito, maganda yung offering ni Abel at yun ay tinanggap ng Diyos kumpara kay Cain. So, gusto ko sabihin yung by faith yun. Naniwala muna siya sa Diyos. So, bago maniwala siya sa Diyos, sinabi yan ng Diyos, malamang. Again, di sinabi dito, pero alam natin yun. Sinabi sa kanila ng Diyos yun. Di pwede silang singilin nang di naman sa kanila sinabi, di ba? Mali yan. Paano mo nasabing mali? Hindi mo naman sinabi yung tama. Hindi ganoon ng Diyos. Sinabi niya na sa kanila. Okay? Sabi dyan, by which he obtained witness that he was righteous. Pansinin niyo yun. Pag ikaw daw nanampalataya, ang kasunod nun is, ano ka? Pag sa tama ka naniwala, ah, kaya ganoon na ganoon yung kaligtasan natin eh. Nanampalataya ka lang, ligtas ka na. Eh, yun ang sabi sa Bible, tsaka yun ang paraan ng kaligtasan, sabi sa Bible, nanampalataya ka doon, therefore, righteous ka. Ganun din si Abel. Kaya ganun din po kayo. At ganun din yung kabaliktaran natin. Pag hindi ka naniwala, for example, bagit ko na rin kanina yung offering, di ba? So, na, si Pamela, lumalaki si Pamela. Siyempre, bata pa kayo, di ba? Pero, dating yung panahon na ba't kaya may offering box doon? Yan. Tinanggap mo yung lahat ng aral ng Diyos, pero pagdating sa pera, sinabi rin dito yun. E paano yun? Mahirap yan. Sabi nga sa inyo, yan ang isang mga mahirap na tanggapin. Yan, nasa Bible din yun. So kaya, pag sinabi sa Bible, maniwala ka. Okay? Pag naniwala ka, ikaw ay magiging righteous. So again, ibang pangklase ng righteousness, sa kaligtasan, isa lang yan. Righteous ka, ligtas ka, justified ka, ligtas ka. Kaluluwa mo. Pero, ibang bagay sa ating buhay, pwede tayong hindi sumunod sa Diyos. Diba? Hindi tama yon, pero pwede mong piliin yun eh. So, hindi ka righteous in that end, in that aspect. So, kaya, gusto ko sabihin dito, nag-uumpisa yung righteousness sa faith. Maniwala ka sa Diyos, magiging righteous ka. Gagawin mo yung tama, and there righteous ka. Sabi niyan, God testifying of His gifts, and by it, He being dead, yet speaketh. So, ito yung isa mga madalas na team sa ano din, sa funeral. Pastor, ito, paborito niya to. Kasi nga, ang kinakausap mo pag funeral service, yung mga tao, di ba? Yan. So, nakita mo si Abel, patay na, nagsasalita pa. Pwede ba yun? Naku, tatakbuhan yun. Hindi na ibig sabihin. Ibig sabihin nun, yung mga ginawa mo kasi, testifying of His gifts eh. So, ano bang ginawa ni Abel nung tayo siya'y nabubuhay pa? Gumawa siya ng tama. At mababalitaan ng mga, si pastor, namatay na. Natanong ni Allen si Pamela, ano bang ginawa ni pastor? Ah, ganito ginawa niya. Ah, ganun pala siya. Kahit wala na ako, alam, para pa rin akong kinakausap ko si Allen, di ba? Sa pamamagitan ng mga ginawa ko na ikukwento ng iba sa'yo. Amen? Ninaw? Yan. So, ganun yun. Nanampalataya siya at magandang naging resulta nun. Patay na siya. Nagkasalita pa siya na maganda. Okay? Gusto nyo bang ganun? Sino kilala nyo ganun? Inaalala natin, di ba? Pero iba kasi dinadagdagan na yung kwento ng iba eh. Si Ninoy, nalagay pa sa pera. Ewan ko.
Gaano ka-righteous yung mga yan, hindi natin alam eh. Yung iba sabi, hindi raw eh. So, sinong gusto yung mukha niyo mapunta sa pera? Huh? Why not? May ginawa kayong ano sa mundo, di ba? Kaso, hindi rin righteous yung mga yan. Anyway. Itong maganda, si itong mga to, nalagay sila sa Bible. Kasi tayo, hindi tayo malalagay sa Bible. At least sa mga ano na lang, mga history. Diba? Katulad nitong church natin, kunwari, nag-last to ng 100 years. Oh. So, doon yung pangalan natin. Nalagay natin. Ibang churches ganun eh, yung mga pastor. Kasi ibang member, wala eh. Pero di lagay mo sa likod. Pero nakasulat na yun sa langit. Amen? So, next is Enoch. Kilala niyo ba si Enoch? Hindi masyadong kilala ng iba to eh. Si Cain at Abel, kilala natin. Pero si Enoch, hindi masyado, di ba? Pero kilala to ng mga nagbabasa ng Bible. Lalo na nabanggit sa Old Testament, tapos babanggitin siya dito sa chapter na to. May kilala niyo ngayon si Enoch. Sino si Enoch? Si Enoch ng Old Testament, sinabi doon ay basahin na natin kung paano siya diniscribe, paano siya namatay. Chapter, ano ba yun? 5? Anak niya na to, di ba? Ni Methuselah. Oh, si Methuselah ang anak niya. Yan. Okay, and all the days of Enoch were 365 years. Konti lang, no? Kaya sabi dyan, and Enoch walked with God and he was not, for God took him. Pag sinabing what, not, nawala na lang. So pwede natin siyang namatay, ganun. Pero sabi dyan, and for God took him. So hindi yan dinescribe sa ibang tao sa Bible. Therefore, to sa Hebrews 11, binabanggit dito, anong ibig sabihin pala nun? Ibig sabihin pala nun ay, siya ay hindi na naranasang mamatay. Bakit daw? Sinong gusto niyang ganun? Yung mga matanda, ganun lagi usapan. Ayokong ano, mahirapan kung mamatay. Gusto ko, ano na lang, bigla na lang wala. Tutulog na lang. Oh, nasan tayo? Pero ito maganda, buhay na buhay pa talaga siya, kinuha na siya. Parang na-rapture, parang ganun. Pero hindi rapture yun, ha? Eh, yung mga dispensation, yun ang sinasabi niya, rapture. Ang rapture, nasa 1 Thessalonians 4, ano yun, sabay-sabay, lahat ng mananampalataya. Ito, mag-isa lang, hindi rapture. Okay? Saan ba ako? 11. So sabi dyan, no? And he was not found because God had translated him, for before his translation, he had this testimony that he pleased God. So interesting po yung term niya na translation. Tatlong beses sa isang verse. Okay? Translated. Ano yung sabi yung translated? Parang, yeah, ito, English, ita-translate mo sa Tagalog. Pareho ba yung English at Tagalog? May pagkakaiba, pero may pagkaka... Pareho, kasi pag translate mo, yun din ang ibig sabihin, di ba? So, ganun din tayong katawan natin. Pag tayo iba na, di ba? Glorified body na, or sa case ni Enoch, di pa glorified body yan, pero nasa langit na, di ba? So, translate siya. Yun ang magandang ano, term dito. Siya pa rin yun, pero may iba na. Di ba? Kasi, sabi dito, hindi shall not see death eh. Kaya siguro gumamit siya dito ng ibang term, no? So he was translated, hindi siya namatay, pero wala na siya. Asa na siya? Sa langit na siya. So na-translate na siya. Okay. So kaya, pwede mo sabihin niya, no? Kamusta si ano? Yun, na-translate na. Hindi, sa kanya lang to, kasi ibang klase, no? Ito yung sabi dito, bakit daw? At bakit maganda yung patuto niya? Bukod nga sa maganda yung sabi dito. And Enoch walked with God. Nabasa niyo kanina. And he was not.
Sinabi, walk with God. Sino may mga sinabi ang nag-walk with God? Si Noah, si David. Sabihin, maganda yung kanyang buhay na ibinuhay niya. So, kaya yun, ang reward sa kanya, siya ay naligtas nga. At sabi niya, bakit daw? Na-please niya ang Diyos. Okay? So, pangalawa, so kanina, yung faith ni Abel, naging righteous siya. Yung faith ni Enoch, na-please niya ang Diyos. So, pareho lang, di ba? Nasabi rin dito sa... Ito na, next. Sabi niya, for without faith, it is impossible to please Him. Parang ganito. Anong gusto ko? Yung anak ko, nari, si Stephen, maging mayaman, pero hindi naman kami magkasundo. Gusto ko ba yun? Na-please ba ako doon? Hindi rin. Uy, mayaman na. Kunwari, smuggler pala yung anak ko. Pero mayaman. Gusto mo ba yun? O kaya artista? O kaya politiko? Hindi maganda, di ba? So kaya, again, ang gusto na sabihin dito, yung faith na maayos, na pinag-uusapan natin ngayong hapon, inaaral natin, naggagawin natin, ito ay nakaka-please sa Diyos. At parang basic yan, sabi sa 6 eh, for without faith, it is impossible to please Him. Hindi siya masisiyan sa'yo kahit gumawa ka. For example, yan nga, si Pope. Nabi-please ba ang Diyos kay Pope? Hindi nga siya ligtas eh. Eh, parang si leader siya ng ano, pinakamaraming Kristiyano eh. Hindi niya na-please ang Diyos. Tandaan natin yun. So, hindi na i-impress ang Diyos sa'yo pag napakalaki ng ano nyo. Tapos hindi naman kayo ligtas. Hindi naman kayo sumusunod. Amen? So, napaka-basic niya na. Tandaan niya, mga bata, kaya ito, binapractice natin, punta sa church, panalangin. Napaka-importante. Hindi ka mananalangin, sigurado ako, pag wala kang pananampalataya. Amen? Amen. Hindi mo ihingin sa Diyos yun, kasi hindi ka naniniwala eh. Kaya pinapractice natin yan. Iba-iba tayo ng faith, kasi nga, hindi pa naman tayo pare-pareho. Pero, basic yan, mga bata. Manampalataya ka. For he that cometh to God must believe that he is. Pag sinabi, he is lang, he exists. Yun yung pinakamababang basic na dapat mong paniwalaan sa Diyos. Okay? Alam na, that mayroong Diyos. Kaya, yan, pag nag-soul winning na naman tayo, hindi pwedeng patanggapin niya ang ano ha, kung walang Diyos sa kanya. So, kaya yun ang mahirap, matagal yan. So, pero sabi ko kasi last time, naniniwala din yan. Tinatanggi lang. So, dapat maniwala ka. At, that is a reward of them that diligently seek Him. Okay, sa church natin, isa yan sa mga major na pinag-usapan natin lagi rewards, di ba? Kasi nagkaduktong yan sa kaligtasan, hinihiwalay natin sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay gift, hindi reward. So, paano natin mapatuturo sa tao, yung kaligtasan ay libre, hindi yung reward. So, sineseparate natin yun. Malinaw yan. Kaya, tayo mga ligtas na, dyan tayo nag-major ngayon, ligtas na tayo eh. Lahat na sinasabi natin ngayon, pag nalalangin tayo, Lord, gawin natin ito ganyan, para ma-reward tayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Doon tayo nag-isikap, kasi ligtas na tayo, para ma-reward. Ngayon, kailangan paniwalaan yun. Amen? Yung ibang mga, yan, kanina may nag-resign sa amin eh, okay lang naman yun. Kasi nga, babaho lang yan eh. Ba't nagre-resign yung mga tao? Masweldo naman sila. Either mas malaki ang reward sa kabila. Or, pwedeng mas madali, tas mas laki yung reward. Or, hindi gusto yung ngayon, di ba? Hindi na ako dati naniniwala ako sa kumpanyan to. Nadadali niya ako sa ganyang, alam mo na, yung personal plans ko, matutupad dahil sa kumpanyan to. Ngayon, hindi na. Pag hindi na naniwala, alis ka na. Okay, again, nahigitan. Okay, walang masama lang pa sa industry kasi ganyan talaga, salamat niya, ganun eh. Pero ngayon, dali natin sa relational, okay? Maganda ba anytime na hindi ka na maniwala sa, kunwari, tatay mo, ganyan? Tatay ka, meron bang time na okay lang sa'yo na hindi naniniwala sa yung anak mo? Kahit matanda na kayo, kahit maghiwalay na kayo, di ba kahit hindi maganda? Sa isang tao na dati ang tatay ko dati ganyan, ngayon ang sinisik niya yung aking kabutihan, ngayon hindi na. Pangit 'yun, 'di ba? Ganun lalo sa mag-asawa. Ganun sa magkakapatid kahit kanino. So lalo sa Diyos ngayon,
Pag hindi ka niniwala na ang Diyos pala ipatas, di ba, hindi ka na magsisipag, di ba, kaya ang dami ngayon, hindi na soul winning, hindi na emphasize to eh. Kasama yun ng faith. Maniniwala ka na mayroong Diyos, tas ang Diyos dapat may hustisya. No, pag nagsipag ka, mas matindi yung reward mo syempre. Pag hindi gano'n ang utak mo, ang utak ng tao, hindi na gano'n, mga Kristiyano. Tapos yung iba, nag-replace siya, ako ay naglilingkod sa Diyos, kahit walang rewards. Ang gandang pakinggan. Tama ba yun? Totoo ba yun? At makakabuti ba sa atin yun? Komunista, gano'n yung mga komunista, puro ano lang, puro ganyan. Nakakita ng komunista na ano, hindi sila pinilit na gawin yung gagawin nila. Diba? Sa mga ano, kapitalista, hindi mo kailangan pilitin yan kasi nagsipag sila, kikita sila. Mas magsipag ka pa, mas kikita ka pa. Ganon ang Diyos. Amen? Though meron din mga across the board na ano, benefit, pero still, mas magaling ang reward, mas maganda, mas marami dun sa mga taong masipag. Amen? Yung napaganda nun. Yan sa mga prinsipyo ng Diyos na dapat maintindihan ng tao. Pag hindi, ewan. Ayun, basic na basic yan eh, okay? So number one, dapat manampalataya sa kanya na mayroong Diyos at siya ay just. Just, okay? Rewarder of them na diligently seek Him. Hindi yung kahit ano na lang, okay? Sana malinaw yun. So next is, si Noah. Ito, medyo sikat. Sinabi ko dito, sino si Noah? Ah, alam agad ng mga bata. Eh, may hayop yun. Maraming hayop. May ark. Di ba? Pero nanampalataya ba sa Diyos? Oo, oo, oo. Kaya nga siya dito eh. Tingnan natin ngayon yung pananampalataya niya. Kanina si Abel sa offering. So, sinabi ng Diyos. Ganun din. Si Enoch naman, ay siyempre, plinish niya ang Diyos. Naniwala siya sa Diyos at na-please ang Diyos sa kanya. Si Noah kaya? Sabi dito, being warned of God. So, tama, di ba? Pag, ano yung pag sinabi may faith ka, sa nga maniniwala? Siyempre, sa lahat nung sinabi at mga pahiwatig. May utos, ganun din. Maniwala ka na rewarder siya. Kay Noah, especially sa warning. Kasi ang warning po ay madalas ginagawa to, di ba? Pero ba, hindi naniniwala. Kaya sa corona, hindi tayo masyadong naniniwala dyan. Hindi yung version nila, di ba? Sige, may virus, pero hindi ganyan, hindi na kailangan mag-lockdown, di ba? Hindi tayo naniniwala lang kailangan ng bakuna. Pero, pag minarningan ka, tama yung sinabi siya. Kunwari nga, sige, yung virus na lang din. Kunwari, mali ako. Minarningan ako, di ako naniwala. Ano mangyari sa akin? Mapapahamak ako, di ba? So, ano bang winawarning sa panahon ni Noah? E di mag-ano na sila, di ba? Malampalataya sila sa Diyos. Wala nang pagkakaiba yung preaching eh. Siyempre, magsisisi sa mga kasalanan nila, okay? Hindi para maligtas, para siyempre, ma-please ang Diyos sa kanila. Pero hindi naniwala iba. Especially, niwarningan sila sa judgment. Okay? Wala na, sigurado na to, darating tong judgment na to, ano mangyayari? May darating na baha. Mangyayari yan. Wala sinabi sa kanya kung kailan. Sinabi lang niya, gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng baha. Naniwala ba lahat ng tao? Hindi. Kaya nga sila napahamak. Pero si Noah, hindi pala nakikita, hindi niya alam yung baha, hindi niya alam yung ulan. Naniwala siya kasi sinabi ng Diyos eh. At sabi diyan, move with fear. No, ito yung dapat, minsan kulang sa atin. Pag sinabi na ng Diyos, ano dapat? Pag sigurado ka na, anong gagawin mo, Joshua? Ha? Sunod na, at hindi lang basta sunod, sabi dito, nanginginig pa. Kasi sinabi ng Diyos yun at negative judgment niya. Ano, ano yung narinig yung madalas, mga young people? Napangasawa ka ng unsaved, patay ka. Lagi sinasabi yan. Hindi ka nakinig. Oh, hindi ka natakot kasi. Wala kang takot, kala mo, mas naniwala akong kanino dyan. Diba? Ano mangyayari sa'yo? Hindi tama yun. Amen? Wala kang pananampalatayang tama.
Kaya nakakalungkot pag gano'n eh. Pero yun, naano na ni pastor din yun. Minsan, ang nakaka-discourage siya siyempre sa pastor, yung mga tupa rin. Hindi mo na mabilang kung ilang beses yung finish yung ganito, ganyan, tapos ganun pa rin. Hindi mo lang, iiyak ka na lang, galit. Sinabi nang huwag kayong pumatol sa ganyan. Men! Takot ba kayong sumuway sa Diyos? Ngayon, people? Dapat! Minsan, hindi, wala pa akong kilalang ganun eh. Pakilala kita, sabihin mo lang. Kaso, siyempre, hindi na, nakakahiya naman yun. Alam, may kilala ako, punta na sa bahay, magkwento. Buti magkukwento yun. Iba dyan, mayabang din eh. Kaya minsan, kinukwento na lang dito. Minsan, hindi nga pinapangalanan pa, hindi masyado paya. Pero minsan, di ba? Gusto ba bang makita yun? Di ba, naniniwala? So, nangyari dito, magugunaw ang mundo. Naku, takot na takot si... Talagang gumawa ka ba naman ng alcohol, hindi mo alam yung baha? Talagang takot ka sa Diyos nun. So, ganun tayo ngayon, amen, mga bata. Parang minsan, di ba, hindi nyo maintindihan, may module pa ako. Lahat ng bata nagmo-module, ba't ako nasa church? Ba't ako pupunta dyan? Kasi alam mo, ito yung sinabi ng Diyos. Alam mo yun, at paghahandaan mo yun, isang araw, nakita na natin example, kaya madalas kinukwento yung mga politiko na talagang magaling, mga abogado. Wala kang masabi dyan sa buhay-buhay nila, sa trabaho, sa sweldo nila. Amen? So bakit natin winawarning yung mga tao ngayon na magtapat ka sa Diyos, hindi lang puro aral. So later, nayaman nyo na, lulukohin nyo naman yung tao, tama ba yun? At madalas siya, syempre, walang takot sa Diyos yan. Pag ginagastos mo, hindi mo naman pera, wala kang takot sa Diyos. Kaya dapat ganun kayo mga people. Takot na yung hindi umatin, takot kayo hindi magbasa ng Bible. Amen? Diyan pa lang si pastor ako, ganun eh. Nung binisita ako yung pastor, sabi ko, masabi ko siya, kaya hindi na ako ma-absent. Kasi takot. Ayaw ko nung bibisitahin ulit ako kasi ba't ako binibisita kasi hindi ako nakikita. Ganun yun. Kaya pag binibisita ka na, hirap yun. Brad, kamusta ka? Isinungaling ka ba? Okay lang ako. Okay ka lang niyang ganyan? Okay ka. Kaya sabi dito, move with fear, prepared an ark to the saving of his house. Naniniwala siya talaga. Para maligtas yung kanyang ano, at pati yung mga hayop, nakasama na lang yung mga hayop dun eh. Pero talagang niligtas dun sila. By the which he condemned the world and become heir of the righteousness which is by faith. So again, wala na ibang tao. Sino magmamana nun? Diba? Bago pa si Abraham, si Noah muna. So yan na, matatang kay Abraham. Mahaba ito eh. Okay lang, sige, umpisa natin si Abraham ha. So Abraham, kilala niyo si Abraham? Saan naman siya na sumikat? Amela. Sino si Abraham? Sa sumikat? DM. Tapos ka na. Sa? Father of many nations. So ano, saan pa? Yung pinaka, ano? Umalis sa lugar. Yeah, sabihin mo mamaya dito yan eh. Sino, ano pa? Yung matanda na siya, saan siya nagkaanak? Yan. Kasi nagkaanak siya, papatayin niya pa yung anak niya. Di ba? Sinubukan siya ng Diyos. Yung sumikat. Sabi dito, amen. Siya ay, meron silang sariling lugar, meron siya ay tinawag palabas dun. Okay? So, example lagi rin ito ng mga pastor, madalas, missionary. So, ikaw ay, syempre, komportable ka na sarili mong church, tapos aalis ka pa. Bakit? Hindi mo gagawin yun kung walang leading sa Diyos. Okay, sabi dyan, into a place which he should after receive for an inheritance. Na maganda dito kasi hindi naman nakita to, di ba? Kaya mabanggitin mamaya sa huli. So si Noah, kahit paano, nakita niya yung baha.
Pero sa Abraham, hindi niya minana yun. Okay, nakabili lang siya ng konting ano doon, kasi mayaman din siya. Pero hindi minana yun ng ano niya, hindi niya nakita. Sinabi lang sa kanya na mamanahin niyo to, magiging sa inyo to. Sabi, inheritance. Obeyed and went out not knowing whither he went. So ito yung madalas sinasabi ng iba, na tama rin naman. Na nung umalis siya, hindi niya ba alam kung siya pupunta o hindi. Sabi dito, hindi niya alam. Pero actually, alam niya, may sinabi ng Diyos, doon ka pumunta, di ba? Umalis ka dyan, doon tayo pupunta. So direction lang, hindi yung detalye. So ang hirap nun, di ba? Ngayon, madali sa lugar natin ngayong umalis kasi meron ng GPS, di ba? Salamat dyan eh. Ako, mahina ako dati sa direksyon. Doon minsan, pinapahama ka rin ng Google, no? Pero still, alam mo kung saan ka, mga major roads. So, sumunod lang siya. Sige! Umalis ako dito, tapos pupunta ako sa ibang lugar. Sabi niya, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. So, ang gustong emphasize dito syempre yung tinya pa talon-talon sila, patalon-talon si Isaac, nagkaroon ng famine, ganun din ginawa niya, lumipat ng lugar, hindi naman kailangan. So ibig sabihin nito, gusto ko sabihin dito, yung pananampalataya ng magulang minsan o madalas o lagi nga, okay, apektado yung anak. Okay? So minsan yung mga anak dahil na talaga nagabayan din ng iba, napapabuti din. Pero napakalaki na magagawa ng magulang. Kasi dinala siya dito sa lugar na to, kasama na siya plano ng Diyos. Amen. So tandaan nyo yung mga, lahat tayo, yung mga desisyon na gagawin nyo, apektado yung mga anak nyo. Pag dinadala nyo sa church, malamang sa hindi, titiwala rin sa Diyos yan. Amen. Pag ayaw nyo, meron kasi mga ganun ha, criticize pa, ang gawain ng Diyos. Naririnig ng mga anak nila. Sa palagay nyo, maayos kaya yung mga anak na yun? Mapapaayos kaya yun? Ngayon, kung matalino ka, may sarili ka din naman utak, pag nakita mo yung mga magulang mo, gano'n, hindi ka na lang, ano, mas maniwala ka sa Diyos. Amen? Amen. Pero, again, so gawin mo na lang sa pamilya mo ngayon yung dapat mong gawin. So, bakit daw siya umalis? Kasi ganito, hindi sinabi po ito sa ano, ha? Hindi, pero sinabi rin eh. Bakit siya umalis doon? In-explain niya sa Hebrews 11, bakit kasi may hinahanap siya. Diba? Ang Diyos na nagturo doon, paano siya tuturo ng Diyos doon? Pinainom ba siya ng pera? Ay, dito sa pagpunta mo dito, mas malaking kikitain mo. Wala tayong nakitang ganun. Okay? Kaya sabi niya dito, sinasabi dito, kaya pala siya umalis kasi ang hinahanap niya yung city whose builder and maker is God. Sabihin, ang Diyos na nag-ano na siguro, wala siyang ilang kundi yung nakita sa buhay niya, katulad ko. Bagay ako, nakapunta na ako ng Masbate, yun ang pinakamalayo na puntahan eh. Okay? Tsaka ngayon, marami na kasing ano, nabibideo na yan lahat, alam mo na eh. Search ka lang eh. Pero pag hindi mo alam yung kahinatnan mo doon sa ibang lugar, mahirap yun, di ba? Hindi mo alam kung meron ba doon ganito, ganyan. Pero sinabi ng Diyos na umalis ka dyan, pumunta ka dito, sumunod siya. So ganun din po tayo lahat, tayo. Bakit niya sumusunod ngayon sa Diyos? Kasi yung sinabi ng Diyos, naniniwala kang mas mabuti para sa'yo. Amen? Yung sinabi ng Diyos, iwanan mo tong kaibigan mo. Nako, bata pa kami, yan ang kasama ko eh, iiwanan ko. Napahig ka ba nun? Hindi. Eh paano pag sinabi ng Diyos ganun nga? Ano yun? Nag-iisip ka talaga, di ba? Pero dahil yung sinabi ng Diyos, yun ang better, amen? Yun lagi ang tama. Hindi ko sinasabing automatic yan, walang ganun. Nabanggit ko yun sa kanina, yung tides, gano'n. Hindi yan basta-basta na isipan na lang. Maglalaban-laban ka dyan. So, gano'n din siya. Bago siya umalis, naniwala sa Diyos. Kasi, gano'n, isip niya kung ano kung titira. Ang Diyos ang bahala. Amen? Amen. At ang pinaka-syempre, pinaka
tawag dito, yung pinaka tinutumbok talaga nito is langit po yan. Kahit saan ka ba matir eh, di ba? Mapahama ka man, saan ka ba dadali ng Diyos mo? Hindi sa kung saan niya ginawa at hinanda para sa'yo. Yun po yun. Men, may ilang minutes na ako. Four, this is okay na muna yun, ha? So, kasi next dito ay si Sarah, pero babalik to kay Abraham, eh. Yan, oh. So, kaya tapusin mo natin. But at least nakita natin yun na parang patikim pa lang today. So, may mga elders, may mga nanampalataya sa Diyos, mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, in the olden times, at kahit sa panahon natin ngayon, mayroon pa rin. So, hindi ka mahihirapan na hindi mo alam gagawin mo kasi susunod ka na lang. At least, again, hindi lahat ng ginagawa ng pastor tama. So, alamin mo yung tama doon. Amen? Sinabi ng Diyos, sinabi ng pastor, ay pareho, okay yun. Gagawin ko yun. So, meron tayong pattern sa Bible, sa ngayon, mga sa church, pinoprovide ng Diyos na para tayo ay pwede at dapat nating sundin. Amen? At lahat yun, ano yung common denominator doon? Lahat yun ay ginawa nila by faith. Dahil sila yung nanampalataya, ginawa nila ang ginawa nila. At paano nila ginawa yon? Dahil sa pananampalataya. So at least nagkakaroon tayo ng idea kung ano yung tamang pananampalataya. Men, hindi yung pinanganak ka na dyan ka na. Paninindigan mo pa. Kunwari, yung mga pagdating na sa malalim na aral ng salita ng Diyos, nasanay ka na sa ganitong katuluan, mali pala, or may konting mali, anong gagawin mo? Kanino ka ba naniniwala? Tingnan mo, sinabi ng salita ng Diyos. Hindi ka matatrap, hindi ka insecure. Dahil titingnan mo lang lagi, ano ba sinabi? Pastor, para pag hindi ko maintindihan, maintindihan mo yan kung ligtas ka. Talagang bibigyan mo ng time, syempre. Tingnan mo yung side nito, side niyan. Ano kaya tama dito? Malamang yung matapang. Yung matapang sa sinasabi niya. Kasi sigurado siya at pinapakita yung Bible, ay sakto eh. Yun ang tama. Hindi yung taong iniwasan yung mga issue sa Bible. Amen? So nakita nyo si Enoch, si Noah, sino ba? Abel, saka si Abraham. So yun yung mga gagayahin natin, ha? Puro lalaki yung pastor, mamaya may babae. Later, okay? So pero isa yung denominator, pananampalataya. Amen? So habang nakikilala mo ang Diyos, lalo ka na iniwala sa Kanya, nanampalataya sa Kanya. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa makita namin, Panginoon, na nanampalataya sa iyo, Panginoon. We pray na maging tulad kami nila. Nanampalataya sa Panginoon. Kayo naman ay dapat pagkatiwalaan, panampalatayanan dahil kayo ay matapat. May kita namin yun halos, lalo na pag kami sumusunod sa inyo. So, I pray na kayo po'y gagabay sa bawat isa. Tulungan niyo po ang mga kainaan, Panginoon. Mga bata, Lord, na marami pa silang kailangan maintindihan. Nawa at least yung mga alam nila ngayon, sundin nila para po ay makita din nila kung paano ito natutupad, yung mga pangako nyo sa kanilang buhay at lalo pa sila magtitiwala. Ganyan din po ang bawat sa amin. Mga hindi masyadong hindi paniniwala, tulungan nyo po sila. Makita nila ng pananampalataya ay nakukuha din sa pakikinig at makikinig yung salita, Panginoon. So I pray na kayo po ay nagbibigay sa amin kay mga lahat in Jesus.